Hi guys! Sabi na nga ba eh, pagpipiyastahan na naman po ng mga taga-kabila, etong simpleng pagkakamali na ito ni VP Lenny sa isang virtual interview. Ganun sila eh. Actually, masayang-masaya sila ngayon, kumikita yung kanilang mga uploads dahil dito. Diba? At karamihan syempre sa kanila, nakikiride on. Karamihan sa kanila, hindi alam kung anong klaseng pagkakamali ito at paano ba naka-recover sa ganitong pagkakamali si VP Lenny? Dapat yun yung tinitignan. Dahil kung yung sa kanila ang titignan natin, yung pagkakamali ni Marcos Jr., talaga pong pagkakamali yon dahil hindi niya alam. Ito po, alam po ito ni VP Lenny. Unang-una, ito po ay virtual interview. Hindi natin minsan alam kung time mo na ba na magsalita or yung kausap mo ang kailangang magsalita. Hindi natin alam. So, posibleng magkamali. Ulitin ko, lahat po tayo ay nagkakamali. Walang perpekto. Pag tayo ay may kausap at tayo po ay nagkamali sa ating binitawang salita, ang ibig pong sabihin nun, we are trying to connect with that person na kausap natin. So, ibig sabihin, you are trying to listen. Nakikinig ka sa kanya. At ganito ang ugali ng isang VP Lenny. Nakikinig po sa kahit sinong kausap niya. Okay. Kung ako naman ay magdi-deliver lang ng speech, sasabihin ko lang, wala akong kausap, i-video ko lang, abay mas lalong konti yung chance na magkamali. Pero pag tayo po ay may kausap at ongoing yung interaction, mas maraming chance doon na magkamali. Lalo na kung ikaw ay listener, nakikinig ka and you are trying to connect with that person. Yun yung dahilan kaya tayo nagkakamali. Ulitin ko, walang perpekto, okay? Dito sa pagkakamaling ito ni VP Lenny, alam niya po yung organization. Ano po ang patunay? Dahil siya po ay naka-recover agad. Pag tayo ay nagkamali, at tayo mismo yung naka-recognize sa ating pagkakamali. Tayo mismo. At kaagad-agad po natin na na-correct yung pagkakamali na yon. Ang ibig pong sabihin nun, alam natin yung salitang dapat nating sabihin. Nagkamali lang kasi tayo dahil we are connecting with somebody. Alright? So dito naka-recover agad si VP Lenny. Siya yung naka-recognize ng kanyang mistake. Diba? Doon sa pagkakamali ng isa nyong or ng manok nyo na Solicitor General, sino bang unang nakarecognize? Yung mga kausap niya, hindi siya mismo. Diba paulit-ulit yung mga nagtatanong sa kanya? Sila ang nakarecognize na hindi alam ni Marcos Jr. kung ano ang Solicitor General. Dito, si VP Lenny po ang nakarecognize ng kanyang sariling pagkakamali and she corrected herself right away. So, walang problema. Ganun po dapat. Alright? Ang pinakamatindi dito, talaga pong tuwang-tuwa kayo sa mga pagkakamali ni VP Lenny. Bakit kaya madalas ay tinitignan nyo yung mga pagkakamali ni VP Lenny at diba, sinishare nyo agad. Alam nyo po kung bakit. Dahil para kasi sa inyo, napakagaling ni VP Lenny and she is always expected to be perfect. Yun yung naiisip nyo eh. Kaya konting pagkakamali, kayo po'y naaalarma. Kayo po ay natataranta. Nag-uunahan para i-share sa social media. Ganun po, kasi ang iniisip nyo, bakit nagkamali na naman tong si VP Lenny? Eh, close to becoming a perfect person eto. So, yun ang iniisip nyo. Kaya parang, wala siyang karapatang magkamali dahil magaling siya. Diba, ganun ang iniisip nyo, mga pulahan. You have a